Patay ang isang 94 anyos na lola sa Davao City matapos matrap sa nasusunog niyang bahay. Posibleng sa napabaya ang lampara raw nagsimula ang sunog. Makibalita tayo kay Tech Ocampo ng GMA Davao. Hindi matanggap na mga kaanak ni Lola Marcosa Lucero ang kanyang pagkamatay matapos matrap sa nasusunog niyang bahay. Sinubukan pa raw ng mga residente ng Santos Marketing Subdivision sa Barangay Tolomo, Davao City na iligtas si Lucero. Pero sa lakas ng apoy at bilis ng pagkalat ng apoy, hindi na sila makalapit. Na boss, kay dako naman kayo, natuyok na siya ba? Yeah, mutabang ang damo. Mutabang ang tamig, init naman kayo po. Paspas na kayo? Paspas na kayong dilaog. Ang tigulan na kapangay pagtabang? Mulagwa. May kabantay boss, kay mulag. Kalit naman ko siya. Mag-isa raw na naninirahan sa kanyang bahay si Lola Marcosa at ang alaga lang niyang aso ang kanyang kasama. Wala man dito. Siya huwag na isa. Oh, huwag na siya kauban, diri makulo. Kanilang mga iro lang ganyan ko. Maragit na, in town. Kanang wala siya yung kurente? Wala, wala. So, kasi katong kandila lang yung ginagamit ko siya? Ambot kung unsa ba, muragwa na iya ka ng dilampara ka ng may gas. Gasera. Mga gasera. Sa investigasyon ng bumbero, napabaya ang lampara ang dahilan ng sunog. Yan, kasi nakatulog na siya ba, huwag niya nakabantayan. May light materials yung balay. So, ito'y dali na kayo na kuhan. Totally damaged. Totally damaged ganyan yung balay. Tech Ocampo, nagbabalita, Pilipinas.